Kumusta mga brad? Kilala nyo ba si Jumong na sikat na Korean TV series noon dito sa Pilipinas na kinaumalingan at sinubaybayan kahit mga tambay noon dahil sa ganda ng istorya nito? Alamin natin kung sino nga ba si Jumong sa kasaysayan ng Korea. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Si King Dong-yong o kilala sa kanyang birth name bilang Jumong ay kinikilala bilang anak ng kalangitan sa kasaysayan ng Korea. Si Jumong ang hari na nagtatag ng Goguryeo na isa sa tatlong bahagi ng kaharian ng Korea at eventually naging pinakamalaking dynasty sa kasaysayan ng bansa. Kilala rin siya bilang Holy King of the East. Si Jumong ay may apelyidong He na pinalitan sa Go, na ang ibig sabihin sa Korean ay araw, kung saan ang mga tao sa Buyo, Goguryeo at Baekje ay kilala na sumasamba sa araw. Ang Korean Peninsula noon ay tinatawag na Gojoseon, pero dahil sa pananakop, ito ay nagkawatak-watak. At dito nagsimulang bawiin ni Jumong ang lupain sa mga mananakop at sinimulan niyang itatag ang Goguryeo. Ang istorya patungkol kay Jumong at sa kanyang kaharian ay makikita sa Samguksagi na isinulat pa noong 12th century. Bukod sa Samguksagi, isa sa patunay na si Jumong ay nag-exist at kinilala bilang hari, ang pangalan niya ay nakatala rin sa Gwanggaeto Stele, isang bato na may taas na 7 metro na may nakaukit na sinaunang Chinese letter. Dito nakaukit ang buong kasaysayan ng Goguryeo, kaya ang Gwanggaeto Stele ang major primary sources ng history ng Goguryeo. Nakatayo ito malapit sa libingan ni Gwanggaeto na matatagpuan sa Jilin Province ng China, kung saan bahagi ito noon at kapital ng Goguryeo. Si Gwanggaeto ay kaapu-apuan na ni Jumong. Sa Samguksagi ay matatagpuan din na nakatala ang full account ng mga magulang ni Jumong. Nakasaad dito na ang tatay ni Jumong ay si Hemusu, na isang general ng Damul at founder ng kaharian ng Buyo. Ang grupong Damul sa pangungunan ni Hemusu at sandatahan ng Buyo sa pangungunan ni Prinsipe Gyumwa ay nagsanib puwersa na pumunta sa Han para iligtas ang lahat ng binihag nito mula sa lupain ng Gojoseon. Nga pala, ang Han ay ang ikalawang imperial dynasty ng China kasunod ng Qin dynasty. Napalaya nila Hemusu ang mga biyag at umalis sa lupain ng Han. Habang sila ay tumatakas at hinahabol ng mga Han, si Hemusu ay tinamaan ng sibat at inagos ito sa ilog. At siya ay natagpo ang palutang-lutang ni Lady Yuwa, nakabilang sa tribo ng Habit, at ang walang malay na si Hemusu ay ginamot nito. Dito na nagsimula ang love story ni Hemusu at ni Lady Yuwa, right? Dahil tinutugis ng mga Han si Hemusu, mas pinili nito na lumayo sa tribo ng Habit na kinabibilangan ni Lady Yuwa para hindi na sila madamay. Pero bago lisanin ni Hemusu ang tribo ng Habit, syempre ginamitan niya muna si Lady Yuwa ng ninja moves. Kaya naiwan si Lady Yuwa na nagdadalang tao. Dahil sa pagpupumilit ni Lady Yuwa na makasama si Hemusu, pinalaya siya sa tribo ng Habit. Ang buntis na Yuwa na naghahanap ng matutuluyan ay napadpad sa lupain ng Buyo. At dito siya natagpuan ni Prinsipe Gyumwa na kalaunay naging hari ng Buyo. Dahil sa angking ganda ni Lady Yuwa, nabigyani si Haring Gyumwa at siya ay ginawang asawa nito. At dito na sa lupain ng Buyo pinanganak si Jumong. Habang lumalaki si Jumong, lumabas ang husay niya sa paggamit ng palaso. Ang talas ng kanyang pandama ay talagang kakaiba at hindi ordinaryo. Siya ay kinainggitan ng dalawang anak ni Haring Gyumwa na sina Deso at Yungpo, at ilang beses na siya pinagtangka ang paslangin ng dalawa. Sa advice ng kanyang ina na si Lady Yuwa, si Jumong ay lumisan sa Buyo para maiwasan ang mga masamang balak ng dalawang kinikilala niyang kapatid. Sa kanyang paglalakbay, sa di inaasahang pagkakataon, dito niya natagpuan si Hemusu na matanda na at wala ng paningin. Sa gabay ni Hemusu, si Jumong ay kanyang tinuruan at naging mahusay naman dirigma ito
at lalong na-develop ang talas ng kanyang pandama at skills niya sa paggamit ng palaso. Hindi alam ni Jumong na ang matandang kinikilala niyang maestro na nagtuturo sa kanya ay ang kanyang ama pala. Yun din yung panahon na nakilala niya si Soshino na kabilang sa mga mangangalakal ng Jolbun. Ang magkapatid na Deso at Yungpo na taga Buyo ay nakipagkaasundosahan para tugisin si Hemusu. At di nga nagtagal ay natuntun nga ng dalawa si Hemusu. Kasama ang maraming kawal, si Hemusu ay mag-isang pinas lang sa lupain kung saan siya nanunuluyan. Ito ay lubos na kinalungkot ni Haring Gyumwa nang makita ang kanyang matalik na kaibigan na si Hemusu ay napaslang. Nang mapag-alaman ni Jumong na ang kanyang ama ay si Hemusu pala, labis nitong kinalungkot ang pagkasawi nito. Dito na nagsimula ang kanyang paghangad na ipagpatuloy ang naumpisa ng kanyang ama. Ito ang pagkaisahin muli ang buong teritoryo ng Gojoseon na nagkawatak-watak at nasira dahil sa pananakop ng Han. Nakabuo siya ng mga mandirigma na naging kasakasama niya sa paglalakbay sa tulong at suporta ng Damul na mandirigmang hawak noon ni Hemusu at tribo ng Habik na tribo ni Lady Yuwa na kanyang ina. Nabawi ni Jumong ang mga lupain na sinakop ng Han at itinatag ang Koguryo noong 37 BCE. Bukod dito, nasakop din ng grupo ni Jumo ang kaharian ng Malgal at Biryu, kasunod ang Hyekgin at Hilagang Okjo. Noong 19 BC, umalis sa Buyo ang unang asawa ni Jumong na si Lady Yi at anak nilang si Yuri para magtungo sa Koguryo. That time, si Lady Soshino na pangalawang asawa ay reyna na ng Koguryo habang si Jumong naman ang hari. Nang dumating sa Koguryo si Lady Yi at Yuri, give up ni Soshino ang titulo niya ng pagiging reyna matapos ma-realize na ibibigay ni Jumong ang korona bilang prinsipe sa kanyang anak na si Yuri. Si Soshino ay nagdesisyong lisanin ang Koguryo kasama ang dalawang anak na sina Onjo at Biryu patungo sa timog bahagi ng Korean Peninsula na ngayon ay tinatawag na South Korea, pero syempre wala pang South Korea na tinatawag nun. Sa South, itinatag ni Soshino ang kaharian ng Baekje. Ang Baekje ay may malaking populasyon noon at pinagmamalaki rito ang mataas na produksyon ng palay dahil sa mataba ang lupa rito. Nang mamatay si Jumong, si Yuri na anak niya ang naging tagapagmana at pumalit na hari ng Koguryo. Si Soshino naman ay namatay sa edad na 61 at ang anak niyang si Onjo ang pumalit sa kanya at kauna-una ang hari ng Baekje. Ang Shilla naman ay naitatag sa pamumuno ng Kim Clan na may diplomatic relations sa Persia at maging sa ibang Arab nation for centuries. Pero may pang-apat pang kaharian sa timog bahagi ng dalawang kaharian ng Shilla at Baekje. Ito ang kaharian ng Gaya, ngunit hindi ito kinikilala na kabilang sa kaharian. Kaya itinuturing lamang ito na bahagi ng Shilla. Kaya ang Koguryo, Baekje at Shilla ay tinuturing na tatlong kaharian ng Korea. Ang Koguryo ang pinakamalaki sa tatlong kaharian ng Korea na nasa Hilaga. Matapos maitatag ang Koguryo at Baekje, hindi naging pangmatagalan ang kapayapaan dito dahil nagpatuloy pa rin ang pananakop mula sa multiple Chinese dynasty. Ang Shilla medyo tupakin yata ito eh, kasi ewan ko ba trip na trip nilang awayin ang kapitbahay nilang Koguryo at Baekje na itinatag ni Jumong at Soshino. Akalain mong nakipag-alliance ba naman ang Shilla sa Tang na Chinese dynasty that time, kaya ayun, nasakop nila ang Baekje at Koguryo. Pero dumating yung time na nakabalik naman ang Koguryo at Baekje at ito na yung kilala sa kasaysayan ngayon ng Korea na tinatawag na Three Kingdoms period. Ang kaharian ng Koguryo, Baekje at Shilla. Nang si Wanggyun ang naging hari ng Koguryo, nagawa niyang pagkaisahin ang tatlong kaharian. Ang lupit, di ba? Kauna-una ang unification sa kasaysayan at ang pinagkaisang kaharian sa buong peninsula ay tinawag itong Goryeo. Matapos maging isa, dumating naman ang pananakop ng Mongol Yuan Dynasty na malaki ang naging impluensya sa buong peninsula ng Goryeo sa loob ng 80 years. Ngunit nagwakas din naman ang impluensya ng Mongol sa Goryeo nang patalsikin nito ang mga general dito.
at dito sinimulang itatag ang Kingdom of Great Joseon. Noong 1897, ang Kingdom of Great Joseon ay pinalitan at naging Empire of Korea, at ang hari ng Joseon ay naging emperor. Di nagtagal, ang Empire of Korea ay sinakop ng Hapon. Ang pag-okupa ng mga Hapon sa lupain nito ay nagtagal hanggang sa matapos ang World War II. Matapos nun, siyempre nanalo ang Allies sa Axis noong World War II. Para sa kaalaman, ito ang kampihang naganap noon. Imagine, di ba, panalo ang Allies na binubuo ng US, China at Soviet Union na magkakampi noong World War II. E alam nyo ba na yan din yung tatlong bansa na naglabanan after World War para pag-agawan ang Korean Peninsula? Ginawa nilang battleground ang lupain ng mga Koreans. At sa huli, nauwi ito sa pagkahati gamit ang 38 parallel. Kaya mula noon, ang North Korea ay hawak ng Soviet Union at suportado ng China, habang ang South Korea ay hawak naman ng United States. Sa madaling salita, nabaliwala lahat ang pinaglaban ni Jumong. Alam niyo ba na ang mga Chinese researchers noon pa ay kiniklaim na ang Koguryo o anumang kaharian na meron sa kasaysayan ng Korea ay mga sinaunang Chinese daw talaga ang mga naninirahan dito. Wala daw Koreans na nakatala sa kasaysayan. Akalain mo pati ba naman kasaysayan ng Korean pilit ding inaagaw ng China? Anyway, kung napanood nyo naman ang TV series ng Jumong, medyo marerefresh at makaka-relate kayo sa mga kinuwento ko. Nakakapanghinayang lang na ang dating pinaglaban ni Jumong na pagkaisahin, ngayon ay kasalukuyang hati na. Kung nais nyo mapanood kung papaano at bakit nahati ang Korea, may ginawa akong bukod na video tungkol dyan. I-click lang ang link sa itaas. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.